So ngayong umaga, mga scouts ay pupunta tayo sa national office, specifically doon sa ating national scout shop para bumili ng pamimigay nating type A. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Monumento Station ng LRT1. So pila muna tayo para bumili ng ating single trip ticket. Mula Monumento ay bababa tayo sa Central Station. Siguro nagkakahalaga lang ito ng 20 pesos per head. So, yan, nakabili tayo. Nakad lang tayo para pumunta na dun sa pagpila natin sa pagpasok sa tren. Tap lang natin yung ating single entry. So, habang nag-aantay tayo ng train, paliwanag ko lang sa inyo na kung kayo ay galing ng norte, halimbawa sa probinsya ng Bulacan, Pampanga, o iba pang probinsya, mas madali kung pupunta kayo ng Monumento or doon kayo manggagaling. Kung galing kayo ng north, may mga sakayan ng Victory ko at kung ano man, doon na kayo bumaba sa Monumento Station. Mas madali access natin kasi yung ating national office ay malapit lang din sa station ng LRT1. Kung galing naman kayo ng Cubao, pwede rin naman kayo sumakay ng LRT2, Line 2. From Cubao, bababa kayo ng Recto Station or sa LRT1 ay katumbas niya yung Doroteo Jose. So, pwede kayo sumakay ng Doroteo Jose papuntang Central Station. Kung galing naman kayo ng South, maganda sa mga sakay ng bus doon. Kung galing kayong Baclaran, pwede mo kayo sumakay ng LRT Station ng Baclaran para bababa na lang kayo ng Central Station. Dito naman sa pinanggalingan ko, nanggaling ako sa Monumento Station, mga ilang station din to bago magpunta ng Central Station. So, hindi naman kayo maliligaw. Basta tatandaan nyo lang lagi yung mga station. So, sinasabi naman kung nasang station na kayo kapag nasa train kayo. So, lakbay-lakbay lang tayo ngayon. Tayantay lang. Medyo matagal yun. Time check tayo is 7:30 a.m. na. So, rush hour na to. Oras na to ng pagpasok sa trabaho kaya medyo matagal yung mga train papuntang Baclaran. Sa wakas ay may dumating na ng train. Paalala lang pala, kung magpupunta kayo at sasakay kayo ng LRT ay iwasan natin yung magharutan para maiwasan din natin yung mga aksidente. So yun na, sasakay na rin tayo sa wakas. Ayan, pagka sumasakay tayo ng train, pababain muna natin yung mga bababa sa station. Tapos tsaka tayo sasakay. So, bababa na tayo. Nandito na tayo ngayon sa Central Station. So, ang National Office ay walking distance lang dito. So, maglalakad na lang tayo. So, baba lang tayo dito sa station. Then, konting lakad lang naman to. Then, malapit na tayo. Sige, lakad lang. Then, labas na tayo dito sa exit. Surrender na natin yung single journey ticket natin. Baba na tayo. So, paalala lang pala ulit na kapag nasa Manila kayo, mabuting ingatan ninyo yung mga cellphones ninyo, yung mga bag ninyo para maiwasan natin yung mga insidente ng pagdurukod, mga ganyan. Hindi pa rin natin masasabi kasi sa panahon ngayon. So, mas okay na rin yung nag-iingat tayo. So, maging alerto lang tayo palagi sa mga paligid natin. Pagpatuloy lang natin yung paglalakad sa direksyon na pupuntang
SM City Manila. So kapag nakita nyo yung SM City Manila sa bandang kanan ninyo, sinyalis na yan na malapit na tayo sa National Office. So konting tiis-tiis lang sa paglalakad. So ayan, nakikita nyo yung SM City Manila. Lapit na tayo. So lakad-lakad lang. Medyo maraming tao ngayon kasi bukod nga sa rush hour, may pasok din yung UDM. So ayan, time check. Alas 10 na ng umaga. From Monumento pala to Central Station, siguro around 30 minutes lang yung biyahe. Medyo inabot lang tayo ng alas 10 kasi may mga dinaanan pa tayo. So, syempre, para sa mga gustong mag-Eagle Scout, pupuntahan natin to kahit medyo malayo para makabili tayo ng Type A uniform na bibigay natin sa kanila. So, ilang minuto na, lakad pa rin tayo ng lakad. Walang kapagurang lakad. So, ayan na nga, malapit na tayo. Natatanong ko na yung scout na revolta dito na may hawak na halaman. So ayun na, nandito na tayo sa National Office ng Boy Scout of the Philippines. So punta na tayo doon sa lobby para itanong natin kung saan yung scout shop. Dati daw ang scout shop ay nasa first floor lang ng National Office. So punta lang tayo sa lobby para magtanong kung saan na ba yung scout shop ngayon. Kung saan po yung scout shop? Tara na, kita tayo ngayon sa third floor para makapili na tayo ng uniform sa scout shop. So ngayon ay dito tayo ngayon sa scout shop, bibili sa National Scout Shop. Pwede rin naman kayo mag-avail ng mga scouting paraphernalia sa inyong mga local council. And then, meron din namang online store sa Lazada, yung Scout Shop. So, ngayon, bago tayo makit, ay napansin ko yung picture ng mga delegates sa 11th World Scout Jamboree. So, yan kung... Yan yung isa sa pinakatumatak na nangyayari sa history ng scouting. So, okay na tayo. Okay. So, ngayon, nandito tayo sa scout shop. Yung scout shop ngayon, so makikita nyo, nakadisplay dito yung mga patches, uniforms, kung saan yung susukat mo kayo, sizes nyo. Ayan, makikita nyo yung pictures. May mga example pa ng mga pioneering projects. So, ito yung mga patches. Mga sinaunang patches. Yung iba dito, iba souvenir, mga souvenir patches. So, doon naman sa right side, makikita nyo rin yung mga merit badges natin sa bawat ranks. Tsaka yung mga tawag dito, yung mga representative patch, yung position patch. So, ito, check nyo itong merit badges. So, dyan nyo makikita kung ano yung mga kailangan yung merit badges na bilhin. Naka-display naman to dun sa ating scout shop. Ito nga pala yung nabili natin dalawang pares ng uniform. So, ibibigay natin to sa mga scouts na nagnanais maging isang Eagle Scout. So, ito yung challenge sa kanila, maging Eagle Scout sila. Kung kayo rin gusto nyo rin makatanggap ng mga uniform na tulad nito, ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe at suportahan yung ating channel. Siyempre, hindi naman natin sasayangin yung pagkakataon dahil nandito na rin tayo sa Manila. Bukod sa National Scout Shop, ay pupuntahan din natin yung iba't iba pang mga lugar na pwede nating pasyalan dito sa Manila. So, dito sa malapit sa Intramuros, pwede nating puntahan na yung Intramuros, yung World City. And pwede rin tayo magpunta ng Luneta, National Museum, tapos pwede rin tayo magpunta sa Fort Santiago at sa Manila Cathedral. So ngayon, nandito tayo sa underpass. Papunta tayo ngayon ng Intramuros.
So ito, laki na ng pinagbago nitong underpass na to, naging parang attraction na rin siya sa mga nagdadaan, lalo na kung hindi familiar sa inyo yung lugar na ito. So may mga murals na siya. So sa paglalakbay natin dito sa Manila, so from National Office, pwede kayong magpahinga muna sa SM City Manila at magpunta sa Manila Cathedral. So walking distance lang, dahil Boy Scout naman tayo, sanay naman tayo sa mga lakaran. So pwede rin naman kayong mag-tricycad or yung mga pedicab. Meron din kalesa kung afford din nyo. And then, ano pa ba yung mga pwede nating puntahan dito? Dito nyo rin matatagpuan yung monument nung tatlong representative ng Colegio de San Juan de Letran para sa gaganapin sana ng 11th World Scout Jamboree na nauwi sa isang plane crash. So, makakatawin sa Matamoros din sa likod mismo ng Colegio de San Juan de Letran. So, nandito tayo ngayon sa Manila Cathedral. So, ayan lang yung mga pinuntahan natin. So, ito ngayon sinasabi ko sa inyong monumento na itinayo bilang alaala sa tatlong scout ng Colegio de San Juan de Letran. Sana nag-enjoy kayo at nagkaroon ng konting background. Then, huwag niyo kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa nating upload.